Buenas noches, Señorita Isabel. Ginoo, Gina, kayo na po pala yan. Tuloy po kayo. Pinag-aaralan ko muna ang kasaysayan ito at maging dahilan ng pag-unlad nito. At lagi kong napapansin ang kasaganahan ng isang bayan ay may kaugnayan sa kalayaan. Kung gayoy ang kalayaan ay makakamit, kung ang isang bayan ay may labis na pagmamahal sa sarili at sa kanyang mga ninuno. Yan lang ba ang natutunan mo? Nagkaksaya ka lamang ng salapi para sa iyong paglalakbay. Kahit bata, alam mo yung sinasabi mo. Napatawad yung lahat kung inaakala ni Padre Damaso na ako'y mas pa rin kagaya ng dati, madalas silang masalo na kami. Hayaan niyo na ako makapagpaalam na. Marami pa akong pangailangan dapat tapusin. Natapos na ang pinamahalagang bahagi ng katulad. Mga Ginoo,
sa ngalan ng Espanya at ng Pilipinas. Sandali lamang, huwag kayong umalis. Mga ilang oras na lamang siguro nandito na si Maria Clara. Sinusundo na siya ni Isabel at ang inyong bagong kura ng inyong bahay ay darating din. Pupunta po ako dito bukas. May kailangan lang po ang dalawin na hindi maaaring ipagpaliwan. Nakita na ninyo, hindi matanggap na papagsalitaan ng isang kura. Kala mo'y kung sino na kong makasta. Ganyan ba ang bunga ng pag-aaral sa Europa? Kung ako lang ang masusunod, ay dapat ipagbawal ang mga batang inyong pag-aralin sila sa Europa, sabagkat ito ay may masamang epekto. Tingnan niyo yung tinyante yan. Walang modo. Umaalis na lang sa harapan ng kura. Binata, mag-ingat kayo. Huwag magsilbing aas sa inyong sinapit ng inyong ama. Mukhang malapit sa puso niyo ang aking ama. Maaaring niyo ba ikwento sa akin ang tunay na sinapit ng aking ama? Hindi niyo pa yung banalaman. Ano po ba ang talaga nangyari? Alam ba ninyo? Batid na ng lahat ang nangyari sa inyong ama. Siya'y namatay sa bilangguan. Ang ama ko? Nakulong? Namatay sa bilangguan? Sandali lamang. Kilala niyo ba ang aking ama? Opo. Si Don Rafael Ibarra ang iyong ama. Akala ko'y malalaman niyo. Huwag kayong mabahala. Sa bayang ito'y hindi maaaring maging marangal ng hindi napipilanggo. Nakapagtataka lamang na hindi niyo pa alam na siya'y nakulong. Maaari niyo po ba isalay sa akin ang nangyari? At kung bakit siya nakulong? Kwento ko sa inyo. Sumama kayo sa akin patong kwarte at isasalay sa ito ang nangyari sa inyong ama habang tayo naglalakad. Maraming nagmamahal sa inyong ama dahil sa likas nitong kabaitan. Ngunit marami din sa kanya'y nainis at nainggit. Karamihan sa mga ito'y mga Kastilang sadyang masasama ang mga ugali. Ang mga mabubuting tao hindi nagtatagal at nagkakaroon ng maraming kaaway. Tulad ng iyong ama, ilang buwan pa lamang kayong umalis na magkasamaan si Padre Damaso at ang iyong ama. Pinagbintangan siya na hindi na umpisal gayong matagal na niya itong alam. Mula noon ay palagi nang pinasasahinggan ni Padre Damaso ang iyong ama sa tuwing siya ay nagmimisa. Ngunit masasabi kong higit na marangal sa kanyang lahat si Don Rafael. Noong mga panahon iyon, may isang kolektor ng buwis na dating artilyero. Ana? Babebi Bobo! Yung mga sinabi niyo, dito niya yun! Bobo! Saba! Aray! Aray, tama na po! Uy! Ba't mo sinasakta ng mga bata? Namatay ang kolektor at nakulong yung ama. Lumabas sa maraming kaaway ng iyong ama at pinagbintangan itong ehet filibuster. Ito higit pa sa pumatay ng tatlong kolektor ng buwis. Bukod pa doon, ay pinagbintangan din ng iyong ama na nagbabasa ng mga pahayag ang galing sa Madrid. Nag-iingat din daw siya ng mga sulat at litrato ng isang Pilipinong pahayag na binitay dahil sa pagkakasangkot sa rebellion. Maging ang pagsuot niya ng barong Tagalog, kasalanan din daw sapagkat ang iyong ama ay apo ng Kastila. Siguro kung walang kaaway yung ama, ay hindi siya makakulong. Sinabi ng isang doktor, alta presyon ang dahilan ng pagkamatay ng kolektor. Malinaw na malinaw dito, na walang kasalanan yung ama. Ginawa ko ang lahat. Makalaya lang ang iyong ama. Lumapit ako sa mga kinaukulan. Ngunit, tinanggihan nila ako. Ayaw nilang madamay sa demanda. Dumating ang panahon ng katarungan, ngunit, hindi na lahat. Namatay si Don Rafael sa kulungan. Malalaman niyo pa ang iba pang pinagdaanan ng ama kay Kapitan Tiago. Kailangan ko na bumalik sa kwartel. Hanggang sa muli, Ginoo. Maraming salamat po sa impormasyon, Tinyente.
Oh, Maria, Iha, bakit mag-isa ka lang? At bakit ilang malungkot ka? May problema ba? Wala naman po. May iniisip lang. Gusto mo bang magbakasyon muna? Para na rin makalahap ka ng sariwang hangin. Saan mo ba gusto? Sa Malabon o San Diego? Sa San Diego. Minsan, maaari ko muna makausap ang pumakulto? Nandiyan na kayo na mo pang iniintay, Maria. Oh, nagbirito ka na pala, Don Ibarra. And, aray, bakit mo ginawa yun? Ah, eh, sige, maiwan ko na muna kayo. Mamamalay ka pa pala ako. Ako rin, may aasi ka sa iba pala ako. Maiwan ko na kayo. Mabuti naman at nakaisip kang gumalaw. Akala ko'y nakalimutan mo na ako. Hindi kita makakalimutan, Maria. Buti mo sa aking panaginip, ikaw ang aking nakikita. Hindi ka kailanman nawala sa isip at puso ko. Naaalala ko kung minsan akong pinagalitan ng aking kumpeson. Sinabi niya sa akin nakalimutan ka na. Ngunit ikaw pa rin talaga ang sinisigaw ng puso at isip ko. Totoo ba mga sinasabi mo? Kahit kailan hindi ako nagsinungaling sa iyo. Lalo na't mga binibitawan kong salita sa iyo ay mula sa puso ko. Kahit kailan talaga ay napakabulero mo. Sandali, naalala mo ba ito? Yan ba ang sulat ko nang ako umalis? May iba ba po ba kayong sinulat sa akin, aking ginoo? Ano bang sinabi ko dyan? Marami. Maraming kasinungalingan. Sinabi mo dito na kailangan mong umalis at mag-aral sa ibang bansa dahil sa kagustuhan ng iyong ama at... Ah! O nga pala! Bakit? May problema ba? Nakalimutan kong may kailangan pala ako gawin. Kailangan ko magtungo sa aming bayan upang madalaw ang aking ama sa sementeryo. Humayo ka na. Hindi kita pipigilan. Pagdating mo roon, ay ilagay mo ito sa libingan ng iyong ama. Huwag ka mag-alala, Ibarra. Magkikita tayo muli. Mag-iingat ka, Ibarra. Mahal na mahal kita. Maraming salamat sa iyong pag-unawa, Maria. Mahal na mahal din kita. Lumakad ka na. Mag-iingat ka, Ibarra. Hihintayin kita. Pwede ba sa ibang lugar na lang tayo mag-ukay? Bago pa itong hinukay natin. Ano ka ba? Ganyan din sa iba. Pero sariwang-sariwa pa ito. Ang mga buto, lumudugo pa. Ang buhok, Bukan di ko kakayanin. Tila masusuka ako. Napakaselan mo naman. Paano kung paukain ka ng bangkay? Dalawampung araw nang nalilibing. At ng mga oras na iyon, ang malakas pa ang ulan. Kaya nabasa kami ng bangkay na nasa loob ng kabao. At malala pa noon, namatay ang dalawang ilaw. Nakakalabot naman ang mga sinasabi. Hindi lang iyon. Natagkal sa pagkakapaw ko ang kabaong. At lumantad ang kalahati ng katawan. Naku, bakit mo naman inukay iyon? At sino nag-utos sa'yo na kain ng bangkay na iyon? Makapagtanong ka naman, wagas. Para kayong kastila nagatlong sa akin ng palihim. Gaya na sabi ko sa kanya, di ako inukay ng bangkay dahil inutos sa akin ng kurang malaki. Ganun? Ano nangyari pagkatapos? Ano nangyari sa bangkay? Inilibing ko sa libingan ng mga isik. Gaya na sabi sa akin ng kurang malaki. Ngunit hindi ko nagawa dahil nasasabigat ng bangkay sa lakas ng ulan. Pasensya na po at hindi ko masyadong nadalaw ang libing ng inyong ama. Sapagkat ako ay nagkasakit. Bukod sa marami akong ginagawa, sabi ni Kapitan Tiago, siya ang papagawa ng nitso. Tinamnan ko po ng bulaklak at nilagyan ng malaking krus. Doon, banda roon. Saan? Nasaan na? Ang alam ko ay narito lamang iyo. Ginoo, may nakita ka bang libing na may palatandaang malaking krus? Yung puntod po ba na may malaking krus na may nakaukit na dibuho tapos natatamnan ng mga bulaklak? Yun nga, mara ba kaming dalawin kung nasa ng libing na yun? Yun po ba? Eh, sinunog ko na po yun eh.
Sinunog? Bakit mo sinunog? Dahil ito ang sabi ng kurang malaki. Yung kurang namamalo, si Padre Garote. Kung gayon, nasaan ang puntod ng aking ama? Siguro na may naalala mo kung saan siya inilibing. Ngunit wala na ang bangkay na sinasabi niyo diyan. Inutos sa akin ang kurang malaki na ilibing sa libingan ng mga inchik. Ngunit dahil sa lakas ng ulan ng gabing iyon... At sinunod mo naman! Hindi ko na po nagawa iyon. Huwag na po kayong magalit. Ninabuti ko na lamang na itapon sa ilog ang bangkay kesa mapasama sa mga inchik. Isa kang sumpalad! Ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Wala po akong ginawa. Anong mala? Magsabi ka na totoo! Wala po talaga akong ginawa. Baka ang kurang pinaldan ko si Padre Damaso ang may ginawang masama sa inyong ama. Ah! Sigurado akong magugustuhan ng mga anak ko ang hinanda ko para sa kanila. Teka, nasaan na ba sila? Kuya, tara na. Hindi pa tayo maaaring umalis. Bakit? Dahil pa rin ba sa binibintang nila sa akin? Sasama pa kayo sa akin. Ipinaganda kayo ng masarap na abona ng inyong ina. Ako po, gusto ko na po sa mama. Gusto ko po makita ang aming inay. Hindi pwede, Crispin. Ayaw pa po kami pauwiin na sa Cristan Mayor. Pagkatapos daw po ng ikawalo, at saka kami pwede makauwi. Nihintay din po namin ang aming sweldo upang may magasta si inay. O siya, sige. Mag-iingat kayo. Huwag kayong lalapit sa kampana kapag kumikidlat. Salamat po. Sino pa ba ang inaasahan mo? Tabi nga! Para sana sa mga anak natin ang mga hinanda kong iyan. Anong gusto mong palabasin? Hindi ako kumain? Hindi naman sa ganun. Sige, kumain ka na. Wala na akong gana. Pag dumating ang mga anak mo, pagtabi mo ako ng pera galing sa sweldo nila. Paano na ang kahan ako? Ano na ang kakainin nila? Gutom na gutom pa naman sila. Ay sa gutom. Paano pa sweldo mo ngayon, buwan? 2 piso. Malaki ang nabawas dahil sa ilang beses na multa. Kuya, biyaran na lang sinasabi nilang sa laki ng inakaw ko. Sisiraan ka na ba? Sabi sa Cristan Mayor, 2 onso ang kinuha mo. Patumbas ay ng 32 piso. At wala ko'y pambabayad doon. Kulang pa sinisweldo ko. Sabi na sa Cristan Mayor, papatayin daw niya ako sa palo kapag hindi ko ibinalik ang karta. Kuya, kung nasa akin man yun, hindi matagal ko na yung binalik. Ay naku, sana lang talaga, totoong ninaka ko lang. Kinakatakot ko lamang, baka malaman ko ni nanay. Basilio, ikaw ay minumultahan ko dahil sa maling pagpatunog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat di mo nilalabas ang iyong ninakaw. Di pa, itulot na po kami umuwi. Hinihintay na po kami ng aming ina.
Hindi! Mamayang alas 10 ka pa makakalis. Ginoo, alas 9 pa lamang ay delikado na sa daan. Siguradong huliin ako ng mag-guardia civil. At malala pa noon, malayo ang aming bahay. Malayo ang aming lalakbayin. Aba, inutusan mo ba ako? Ito ang tatandaan mo. Mas mataas ang posisyon ko sa'yo. Kaya wala ang karapatan na diktahan ako. Itatak mo yan sa kukote mo. Naintindihan mo? Mabuti naman kung ganun. Basilio, may iwan ka dito. Mamaya ka pa makakalis. At ikaw, Crispin, sumama ka sa akin. Kuya! Parang awan nyo na. Isang linggo na namin din nakikita ang aming ina. Si Crispin, naiwan po siya sa kumbento. Naiwan sa kumbento? Bakit siya naiwan? Kinuha po siya ng sakristan mayor at pinagbibintangang magnanakaw. Dahil sa takot ko na abutin ako ng alas 10 at mahuli ng mga gwardiya sibil, minabuti ko nang tumakas. Maupo ka muna, anak, at gagawin din natin ang mga sugat mo. Maging Diyos, iligtas niyo ang aking anak, si Crispin. Ang mabait kong si Crispin ay pinagbintang ang nagnakaw. Kawawa naman ang aking bigso. Kaya mag-alala, Inay. Hindi naman siya sinasaktan doon. Kumain ka na muna, anak. Ngunit ito lamang natira ng iyong ama. Inantok na po ako, Inay. Wala po akong gana kumain. Huwag kang magsalita na ganyan, anak. Sige, kumain ka na muna. Alam niyo naman po di ako kumakain ng tawilis. Tutulog na lang po ako. Ganun ba? Sige, pumasok ka na sa ating silid at ako'y susunod na rin. Liligpitin ko lamang ang mga ito. Isang minare lamang ay sapat na upang makahango ng isang kaluluwa sa purgatory. Ako nga'y nagtapon ng indulhensya na halos matamu ko kahit natutulong. May ibang usapan, sino ang ninanais ninyo magmisa para sa kapistahan? Maaari ko po bang makausap ang pari? May sakit! Si Crispin po ba ay nasa sakristiya? Nasa inyong bahay. Huwag niyo nang ipagkaila. Si Basilio lamang po ang nasa aming bahay. Ngunit ang kapatid niyang si Crispin ay naiwan dito. Nais ko lamang po sana makausap ang aking anak. Tunay nga nandito, ngunit agad niya umalis matapos makapagnakaw. Inutusan ako ng kura na ipaalam dito sa Guardia Civil, kaya't marahil ay nahanap niya nila ang musmus na iyon. Mabuti kang asawa, ngunit suwail ang iyong mga anak gaya ng kanilang ama. Ang maliliit ay magiging mas masamay pa sa ama. Bakit ba nila kailangan pagbintangan pa ang mga anak ko? Alam kong napapakabait nila. Ang kawawa kong mga anak. Lumayas ka dito, ina ng mga magnanakaw. Hindi! Hindi ako alis! Kakausapin ko pa si Crispin. Mga gwardiya sibil, kalagkarin niyo siya. Huwag po! Kailangan ko kakausapin ang anak ko! Tama na! Ikaw bang ina ng mga magnanakaw? Ina ng mga magnanakaw? Nasaan ang mga salapi na ibinigay sa'yo ng iyong anak kagabi? Salapi? Anong salapi? Huwag ka kang magsinungaling! Sabihin mo na lang sa amin kung saan mo dinala ang mga anak mo. Ang malaki ay nakatakas, saan mo dinala ang maliit? Mga Ginoo, si Crispin po ay matagal nang hindi umuwi dito. Kanina po ay nagpunta ako sa kumbento at ang sabi ay... Tama na.
Bigay mo na lamang sa amin ang mga salapi na ninako ng iyong anak at papabayaan ka namin. Pero hindi magnanako ang mga anak ko. Kahit nung wala silang makain, ay hindi nila magagawa iyon. Kilala ko ang mga anak ko. Kung gayon, sumama ka sa amin sa cartel. Susulatan kong aking mga kaibigan at gawan mo sana ng paraan upang hindi makasama ang kura. Natatakot ako, mahal ko. Nabupuna akong ako'y kanyang tinititigan. At kapag kami nag-uusap, marami siyang sinasabing hindi ko maunawaan. Gawan mo sana ng paraan upang siya'y hindi maanyayahan. Alam mo naman ang kaugalian dito sa atin. Narito siya at mainam naman ang pakikitungo sa akin. Yamang pista ang aming pinag-uusapan. Kung mamarapatin niyo kayo aking anyayang dumalos sa lusalong idaraos namin bukas. Saan ninyo idaraos? Nais ng mga dalagay sa batis ang malinis at maayos. Napakagandang pagkakataon, kaya tinatanggap ko. At upang makatanayin sa inyo na hindi ako nagtatanim ng sama ng loob. Basilio? Basilio! Asan ka? Anak! Basilio? Basilio! Anak ko, nasan ka na? Ang damit ni Basilio! May dugo! May dugo ang damit ni Basilio! Ang anak kong magnanakaw, si Basilio at si Crispin. Pinagbintangan nila ang mga anak ko! Pero hindi! Hindi sila magnanakaw! Basilio! Crispin! Nasaan na kayo? Nakita mo ba ang mga anak ko magnanakaw? Sabi nila, magnanakaw daw sila. Pero hindi! Hindi magnanakaw si Crispin at si Basilio. Alam ko hindi sila magnanakaw. Ikaw siguro ang kumuha sa kanila, no? Sumugot ka! La 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 la. Oh, padre, anong ginagawa ninyo dito? Bakit ganyan ang itsura ninyo? Anong ginagawa ninyo sa kagubatan? Bakit wala akong natanggap na imbitasyon? Oh, narito ka pala, Padre Salvi. Anong nangyari sa inyo? Magandang hapon sa iyo, Padre Salvi. Walang galang na po. Maaari niyo po bang sabihin kung nadaan dito ang isang pilotong kriminal na si Elias? Piloto? Kriminal? Nagkakamali yata kayo. Hindi si Elias ang akusado ng bugbog ng pari. Inong Ibarra! Pad?
lamang ka. Tahimik ba ang lawa? Tiyak ba kayong maganda ang panahon? Hindi ako makakasama. Mag-iingat na lamang kayo. Ako man din ay importanteng gagawin. Kaya paumanhin kung hindi ako makakasama. Ikaw ba'y sasama rin? Tara, kasamahan kita. Malulungkot lamang ang mga kinakanta ko, kaya huwag na lamang. Ayos nang na malungkot, magkaroon lang ng ingay. Ang tahimik eh. Sige na Maria, pumayag ka na. Sige na nga, pero isa lang ha. May buhaya! Saan? 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 Ang tanangan ba? Grabe kang buhala! Huwag kayong mabahala! Kilala ang binatang iyon sa panghuli ng mga buhaya. Hawakan nito! Ang gagawin mo! Ibarra! Huwag mong gawin ang iyong binabalak! Hoy! Tama! Gino! Gino! Salamat, Ginoo. Utang ko sa iyong buhay ko. Bakit niyo ginawa yun? Hindi dapat kayo nagpapadalas-dalas sa inyong mga desisyon. Mabuti na lamang at di ikaw napahamak. Kung ako ay napahamak at sinundan mo ako, malamang ikasama ko na ang mga mahal ko sa buhay ngayon. Ang mabuti pa siguro ay umuwi na tayo. Hindi maganda ang nangyari at tiyak akong pagod na rin ang ilan sa siya sa living room. Ang sabi ng iba, nahawa siya sa sakit ng kanyang ina. Ang sabi naman ng iba ay makuha niya iyan sa loob ng siya. Lumalayo siya sa mga taong minsan ay pinapalo siya. Ngunit, bakit siya pinapalo? May iniligtas daw siya ang isang batang lalaki na hulog sa kanal. Ang sabi ng kapitan ay mas higit pang hulog ang bata sa kanal kaysa magkaroon ng tetong. Kinuha mo yun, Maria. Wala ako. Ba maaaring ibigay sa
Alam mo ba, may mga anak ako. Dalawa sila at sadyang napakabait nila. Si Crispin at si Basilio. Tara, dali! Pisosta mo. Akala ko ba may ginagawa ko ng paraan para sa babaeng iyan? Sa ngayon ay wala pa akong nagagawa. Pero nakausap ko na ang pura at hindi niya akong tulungan. Ah! Itawan mo ako! Dadalhin? Bakit niya siya inauli? May nagawa ba siyang kasalanan? Malino na malino, Ginoo, na siya ay nagugulo. Kaya namin siya inauli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Binong Alvarez, di ba't higit na matapang at makapangyarihan ng krus kesa sa kahit anong sandata? Mga kapatid, nararapat lamang na sa buhay ninyo ang mga salita ng Diyos. Dapat ay isa na sa ulo na ninyo ang mga banal na kasulatan upang di ko na kayo pagsabihan pa. Dapat ninyong malaman ang mahalaga ng mag-iingat na kaibigan sa pinatatayo mo para na iyong panalapit sa unang batang ng Diyos at huwag ka rin lalayo sa kura. Ngunit bakit? Pinag-aabang pangalip ko sa inyo. Basta huwag na kayo maraming tanong kasi hindi niya sinabi ko. Ito'y para rin sa inyo. Putulin niyon at itapon sa apoy. Mga kapatid, magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang Ama namin. Ginoong Ibarra, maasahan niyo ang aking tulong. Ano man kailangan niyo ay gagawin ko. O kaya naman, iutos ko sa tauhan ko. Maraming pong salamat, Alcalde. Ngunit sa ngayon, wala pa naman ako yung pag-uutos. Hindi ba kayo maglalagay ng palitada, Ginoong Ibarra? Hindi na. Ayoko naman pagaya pa kay Juan Palomo. Ako na nga naganda, ako pang kakain. Sige na, Ginoong Ibarra. Maglagay na kayo ng palitada. Lasapan ba kayo? Ayos naman ako, Ginoo. Hindi mo na kailangan ipakulong ang tagapangasiwa. Sapagkat wala naman tayong kasiguro doon kung sinong may sala. Hindi na siya huminga. Tsaka na binawian na siya ng buhay. Maria! Maria! Anong nangyari sa kanya? Anong nangyari sa kanya? Matapos niyang makitang hindi ikaw ang napahamak, ay nawalan siya ng malay. Marahil ay labis siyang kinabahan sa nangyari. Ah, ganun ba? Magiging maayos ba siya? Oo naman. Pahinga lamang kailangan niya. Sige na. Ikaw na lamang maghatid sa kanya sa kanilang tahanan. Sige, ako na maghatid sa kanya. Maraming salamat. Mag-iingat ka. Maraming salamat din sa iyo, Ginoo. Dali, ibangon natin siya. Ikaw siguro ang anak ko. Hindi, wala ko na rin nagbaliw. So, ikaw siguro ang kumuha sa kanila, no? Sabihin mo! Sumagot ka! Ikaw ang kumuha sa kanila, no? Ka! Ang
Nasaan na kaya ang mga anak ko? Si Crispin at si Basilio. Mga anak ko magnanakaw. Sabi nila magnanakaw daw sila. Pero hindi! Hindi sila magnanakaw! Ang bango-bango naman. Weh! Ang baho ko. Ang baho mo din. Mga padre, ginawa at binibino. Ipagpatawad niyo ngunit kailangan ko ng umalis. Nagpadala ng telegrama ang kapatid general. At siya ay darating mamaya ay kaapat ng kapatid. Kailangan ko pang mag-ayos ng bahay para sa pagdating niya. Sabagkat sa tahanan ka siya tutuloy. Paalam. Oh, anong pinag-uusapan niyo? Baka hindi pa nadating. Binanggit po ni Francisco Ibarra ang mga taong tumulong sa pagkakatayo ng paaralan at ang arkitekto gumawa ng plano. Bali wala sa akin ang mga arkitekto. Natatawa lang ako sa mga taong kumukuha pa ng serbisyo sa arkitekto. Pinapakita lang nila na sila ay mangmang. Ako lang ang nagplano ng simbahan. Pero kailangan eksperto upang makapagpatayo ng pagkakatayo ng paaralan. Eksperto? Nagbibiro ka ba? Ang baralan ay binubuo lamang ng dalawang pader at isang buong sawali. Di ba? Ang dali. Tapos kailangan ka ng dalubasa. Nagpapatawa ka nga lang talaga din. Tingnan niyo ang mga Indio. Natutulang ng konti ay masyado nang nagiging palagay at mayabang. Hindi dapat karapat-dapat sa mundong ito ang mga tao ngayon. Kaya napaparusahan ang mga magulang. Nakakamatay sa pitan. Babay mo mga sinabi mo! Bakit? Sa pangalan na! Hindi masamang tao ang aking ama! Ibarra! Tama na! Hindi na tama kayong ginagawa! Isang marangal na tao ang aking ama. Nais lamang niya makabuti sa kanyang bayan. Magandang umaga sa inyong lahat. Nasaan nga pala si Don Crisostomo? Maya-maya na po yung siguro darating na siya. Baka nahuli lamang siya ng dating. Si Padre Damaso, asan siya? May isa ko siya. Hindi ko siya makakarating. Oh! Ito na ba anak mo? Siya na nga! Si Maria Clara. Ah, sige. May asikasuhin pa pala ako. Tawagin niyo na lamang ako kung kayo may kailangan. Upo muna kayo habang kayo nag-uusap. Maraming salamat po, Kapitan Tiago. Iha, napakaswerte ang mga magulang mo. Ang dami ko naikinig na magagandang papuhay para sa inyo. Ngunit higit na pinasasalamatan ko ang ginawa niyo sa naganap kanina ng panahalian. Dahil sa ginawa niyo ngayon, ay narapat lamang kayong ganting palaan. Pero... Hayaan ninyong patunayan ko sa inyo na hindi lamang po sa ang katumbas ng katarungan, kundi ganting pala din. Anong ibig niyo pong sabihin? Ilang minuto na lamang ay darating niya sa Don Crisostomo. At karangalan para sa akin ang makahap yung muli bago pa man ako lumisan sa bayang ito. Mawalang karana po. Wala kong intensyon makasala sa inyong usapan. Ngunit general, nakalimutan niyo na bang si Ginoong Ibarra isa ng excommunicado? Angad ko ang mabilis na pagaling ni Padre Damaso. Sa tingin ko ay, narapat na niyang bumalik sa Espanya. Pupulain ang makain ng Diyos. Ah, ngunit ipagpatawad niyo, kailangan ko na po pumunta sa aking silid. May kailangan pa akong asikasuhin. Ngunit parating na sa Ibarra, hindi mo na ba siya yung time? Ah, hindi na po kamahalan. Sige po, mauna na po ako. Ginoong Crisostomo, nagagala ko makita ka. Pakiusap, maupo ka. Huwag na kayong mag-alinlangan sa pagbibigay ko ng katarungan. Ipanatag ninyo yung kalooban. Isa pong malaking karangalan ang pagtanggap ng ganito mula sa kamahalan. Oo nga pala, nais kong sabihin sa hayaan ng Espanya na kayo ay pangalan dahil sa paglinais ng mga pagpatay ng paaralan.
Maliit na bagay lamang po ang aking ginawa. Hindi ko na po kailangan ng parangal para doon. Napakabuti mo talaga ang tao. Hindi mo inaasal ng parangalan. Magkisa yung pagtulong na walang kapalit. Hanga ko sa iyong binata. Tukoy nga pala sa nangyari sa inyo ni Padre Damaso. Huwag mo nang alalahan ang inyo. Kakausapin ko ang mga arsobispo at pakakailaman ko ang pagka-eksumunkado ninyo. Magbibigay tayo ng bahagyan para sa profession ng mga pwede. Kaya ang sistema dito at kailangan natin mag-ingat. Lubos akong humahanga sa pagpapakita ninyo ng pagmamahal at pamamalasakit sa inyong bayan. At yun ang dahilan kung ba't kayo gustong tulungan. Maraming salamat po sa inyong paniniwala sa akin. Huwag mo nang isipin inyong Ginoo. Sanday lamang, may iba ako. Ibig niyo bang sumama sa akin pabalik sa Espanya? Sapagkat naniniwala ko na hindi bagay ang bayan ito sa inyong aking katalinuhan. Hindi ko kailangan malilimutan ang inyong kabutihang loob. Ngunit mas maligayang mamuhay sa rin lupain kung saan namuhay rin ang aking mga magulang. Kung iyan ang inyong kagustuhan, ay hindi na kita hadlangan. Pinapunta nga pala kita dito upang magkausap kayo ng inyong kasintahan. Sige na, punta nun na siya. At papuntahin mo na yun dito ang kanyang ama upang walang sagabal sa inyo. At Ginoo, papuntahin mo na yun pala dito ang alkalde. Sige po, papuntahin ko po sila rito. Salamat po sa inyo. Tatanungin ko po itong isang malaking utang na loob sa inyo. Mauna na po ako. Nais niyo daw po akong makausap. Ah, oo. Nais ko lang sabihin na hindi na dapat maulit ang naganap sa panahalian. Pangalagaan ninyong mabuti ang kapakanan at kaligtasan ni Don Crisostomo. Bigyan siya ng kaluwagan sa kanyang magandang proyekto at layunin. Ipalam dito sa IPRS. Yun lang. Maraming salamat. Masusunod po ang inyong kagustuhan. Saan yung mga tao dito? Padre Damaso, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Pasensya na't ako'y nahuli. Ano naman ang pinagkakabalan mo? Kamusta si Maria Clara? Mabuti naman. Ngayon ay sinasaayos na ang pag-iisang dibdib nila ng tangi niyang pag-ibig. Si Crisostomo Ibarra. Hindi ako makapapayag sa pakikipagmabutihan ni Maria Clara sa lalaki niya. Di makakabuti sa kanya. Habang mga gapay ayusin mong dalawa, hindi ko inihiling na makita pa ulit silang magkasama. Magkantar ikaw. Umawit ka! La 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 la. Ah! Tumigil ka na sa pagkanta! Baila! 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 Baliw na nagsasayaw! Ano ba? Hindi ka ba masasayaw? Sayaw! Di ako baliw. Di ako magsasayaw. Ikaw ang baliw. Kaya magsayaw ka. Baila, baila, baila. Baila. Baila, baila. Baila, baila. Matigil ka! Aray! Matigil ka! Aray, tama na po! Aray! Aray ko! Anis! Aray! 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 Ano ginagawa mo? Kabal! Di mo man lang babatiin ng magandang hapon? Kabal! Galin siya kay Marta. Bihisan at makainit, bigyan siya ng gamot, huwag na huwag muli siyang sasaktan. At bukas na bukas din ay gadali siya kay Crisostomo Ibarra. At ikaw, Konsolasyon, mag-usap tayo sa kwarto. Ngayon din. Ano naman ba ang ginawa ko? Tara na!
Nagkaalala na ako para kay Maria Clara. Kay tagal namang dumating ng mga doktor. Napakainit naman sa lugar na ito. Nakasulaso. Hindi ako makahinga. Maraming salamat naman at dumating na kayo, Doña Victorina at Dr. Tiburso. At? Ah, oo nga pala. Ipinakikilala ko sa inyo ang pinsan kong si Alfonso Linares. Ikinararangal ko po kayo makilala, Kapitan. Ganun din ako, Ginoo. Maswerte ka at nandito si Padre Damaso sa San Diego. Siguro at maya-maya, nandito na siya. Marami pong salamat. Ito ang gamot na kailangan mong inumin para gumaling. Gagaling ka na, Clarita. Ginoong Linares. Ginoong Linares. Ha? Ano po yun? Gusto ko lamang sabihin na nandiyan na sa labas si Padre Damaso. Sige at kakausapin ka lang siya maya-maya. Sige at kailangan ko nang mauna. Sige, maraming salamat sa inyo. At hayaan niyo akong ihatid kayo hanggang labas. Nakakasuka naman ng mga tao dito. Ako ba ang pinasasaligan mo? Paano mo naman nasabing para sa iyo ang mga salitang pinitawag? Ah, alam ko na. Alam kong isang hamak na labandera ka lang dati. Oh, sige. Kamusta naman yung pagkasama-sama mong buhay? Aba, talagang hinahamon mo ako. Ama na yan. Mag-upon kayo, umuwi na tayo. Hindi. Kailangan matutunan ko pa iiyak kung saan siya lulugar. Hindi mo ba ako nakikilala? Hindi mo ba alam na ako'y taga-Maynila? Hindi nakakapasok sa aking tahanan ng Alperes. Hanggang sa pintuan lamang sila. Ah, ganun ba? Hanggang pintuan lamang sila. Pero ang mga taong pilay tulad ng kasawa mo, pwedeng pumasok. Talaga? Tama na! Alam niyo bang napakalaking iskandalo ang ginagawa ninyo? Pasensya na kayo sa nangyari. Sige, mauna na kami. Linares! Ano may paglilingkod ko sa inyo? Gusto kong hamunin mo ang Alperes sa isang duelo. Ngayon din. Ha? Pero bakit? Gawin mo. Kung hindi, ipagkakalat ko sa buong San Diego ang iyong pagkatao. Sige, gagawin ko. Magandang umaga po, Tia Isabel. Narito po ako upang ibalita na ako ng DX Mulgado. Marap po makita ang iyong pamangkin. Tuloy ka, Ibarra. Nasa silid si Maria Clara. Ito'y tumungo na roon. Itagalan niyang naghihintay sa iyo. Ilang nagbigay buhay sa akin ang iyong mga sinabi. Kakarating ko lang. At unang inaasahan ko makita ikaw lamang. Mayos na pala ang kalagayan mo, Maria. Patawad mo nga kung may naging abala. Mas mabuti pa sigurong mauna na muna ako. At pagpaliban ko muna ang aking paliwanag. Mari ba kitang madalaw bukas? Ikalulugod ko ang iyong pagdalaw. Oh,
Padre! Andito pala kayo. Pupuntan ko sana kayo sa pagkatamang kambing nyo ay sinisira kami mga bakol. Kapag sinira pa nila muli iyon, papaulanan ko na sila ng mga bala. Ngunit, hindi yun ang pinunta ko dito. Naririto ako upang ipanam sa inyo na nangangarap ang buhay ng marami. Mamayang gabay may mga gaganap na pag-aalsa. Sino? Sino sa kanila? Kagad ko silang papaulanan ng bala! Ipagpatao din yun. Ngunit hindi ko pwede sabihin ang pagkatao niya. Ang kupisanan ay sagrado at hindi dapat ito pinagkakalat sapagkat malaking itong kasalanan sa Diyos. Kung gayoy, kailangan natin humingi ng tulong galing sa kabilang pangkat. Iyan ang mas mainam na gawin. Oo nga pala, pwede ba kayo magpadala ng apat na gwardiya sibil sa kumbento? Makakaasa kayo, Padre. Salamat, Ginoo. Mag-ingat kayo sapagkat mamayang gabi ay magaganap na bituin ko. Aalis na ako hanggang sa muli. Ama, wala pa kung gano'ng kumain. Doon na lamang po kami ni Sina. Darating na si Ibarra mamaya ikaw alam. Ano nangyayari? Ano yun? Lorin! Mga tulisan! Halika! Diyos ko! Hintan nyo lang kabahing gagamitin ko. Magsitulog na kayo. Buksan nyo ang pinto, kundi gigibayin namin ito. Sino kayo? Ano kailangan nyo sa akin? Hinuhuli namin kayo. Kaya huwag na ninyo subukan tumakas, kundi igagapos namin kayo. Huwag kayo mag-alala, hindi ako tatakas! Chika, ngunit kakisigan ang puhunan ng lalaki. Ngayon pang malapit ng mabita yung unang katipan, saka pakakasal. Iyan ang marunong, may kahalili agad. Crisostomo, paano ka... Umakas ako. Isang lalaki na dapat magalit sa akin ang sumagip sa akin sa bilangguan. Umasok pa! Baka hindi ako mapagtatagal. Ngayon pa man ay pinaghahanap na nila ako. Subalit may mga nabitawan ng pangako sa iyo at hindi ko kaya mawala sa buhay mo nang hindi ka nakita ang sumpa. At upang makahingiran ako ng kapatawaran sa iyo sa mga pangako hindi ko lang kahit pa rin. Ano pa ang susto mo? At upang patawarin ka sapagkat di mo rin natupad ang mga pangako mo sa akin. Ganun nga, ngunit hindi ka patawaran ang kailangan ko. Ipinagdarasal ko'y liwanag, isang lagusang masosuotan, at makatakas sa lahat ng ito. At lagi't-lagi, alam kong ikaw at ikaw lamang ang mapagtuturo ng landas na iyon. Hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin matanggap na tapos na sa atin ang lahat. Hindi ako napunta rito para manumbat, kundi para mabigyan ng katahimikan ang iyong loob. Katahimikan? Sa pamamagitan ng pagpapatawad sa akin? Dahil sa ako'y nagtaksil sa iyo? Patayin mo na ako ngayon dito. Kung ikaw ay naniniwala na ako'y nagliliw, at ako'y matatahimik. Ngunit ano pang magagawa ko? Yung imposible mo nang gawin, yung maniwala ka sa akin na minahal kita habang buhay, at hindi kita tinalikuran ni isang saglit. Kung ganun,
ay huwag ka na lamang magpatawad sa mga hindi napapatawad kailanman. Subalit, alang-alang man lamang sa atin lumahong pag-ibig. Pakinggan mo ang huli kong... Huwag ka magpaliwanag bilang paggalang sa lahat ng damdamin ko para sa iyo. Huwag ka magpaliwanag. Pinakamamahal ko, hindi matatawaran ang iyong kapalaluan. Alam kong, ako'y iyong pagkakatiwalaan kahit na akayin kita sa kapahamakan. Ngunit, hindi ko kailangan ng ganoong pagtitiwala. Nung ako'y nagkasakit sa San Diego, doon ako dinalaw ng isang lalaki na nagbigay sa akin ng tunay na pangalan ng aking ama. Ang tunay kong ama ang nagbigay sa iyo ng labis na hapis at pagdurusa sa iyong angkan. Ngunit, kailangan ko ng kanyang petisyon upang ikasal sa iyo. Kalukuhan! Hindi na tayo titigil hanggat... Resosto mo, iyon ang katotohanan. May dalawang liham ang aking espetorya sa taas. Ito'y mula sa aking nasawing ina na nagmamakaawa sa aking tunay na ama na siya'y itangay at ilayo o dili kaya'y ilaglagang laman sa kanyang sinapupunan. Saan mo nakuha ang mga liham? Mula sa lalaking nagbunyag ng lihim. Sinong lalaki yun? Sino pa? Isang lalaking dahil sa aking pananampalatayay hindi ko mapapaalinlangan. Parang ninakawan ako ng lakas. Siya ang sumira sa iyong ama. Ngunit ano pa ang aking magagawa? Kung hindi, manahimik na lamang. Kahit ano pa man ang maging katumbas ng pagtahimik na iyon. Ako ang nagduda sa iyo. Patawarin mo ako. Patawad. Hindi! Isama mo ako! Unawain mo ako. Kapamakan lamang may dudulot ko sa iyo. Babalik ako. Hindi ako susuko at ililigtas kita sa muli nating pagkikita. Paano kung hindi ka na makabalik? Magtiwala ka lamang. Huwag kang mabibigo. Sa'yo nakasalalay ang buhay ko. Resosto mo! Kailangan natin magdali! Naihanda ko na ang baka ang ating gagamitin! Kaya ako nang umalis. Maria! Humayo kayo! Mag-iingat kayo! Mag-iingat ka, Ibarra! Ako'y naniniwalang ika'y magbabalik. Mahal na mahal kita. Walang kahit anong makakasukat ng pagmamahal ko sa iyo, Maria. Mauna na kami. Hanggang sa muli. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ng may kapal. Biyaya ka sa buhay ko. Bigaya at pag-ibig ko'y ikaw. Ginoo, mas makabubuti pang magtago ka na lang muna sa bahay ng aking pinsan. Dadalhin ko ang iyong mga salapi. Nailigtas ko yun sa sunog at ibinaon ko sa lupa. Sinasabi mo bang mga iba man sa ako? Para sa iyong ikabubuti, at sa parang iyon, maliligtas mo ang iyong sarili sa gulo na dala ng bayang ito. Elias, pamilya ko ang naging dahilan ng iyong kasawian. Ikaw ang ulit-ulit na lumigtas sa aking buhay. Hindi ko maatim na iiwan ka rito habang ako'y namumuhay ng mapayapa. Hindi sapat ang pasasalamat. Sumama ka sa akin at turang ito ang isang kapatid. Posible. Maaaring hindi pag-ibig at ligaya ang aking mga kamit sa ating bayan. Ngunit ako'y handang magtiis. Maging mamatay dahil sa kanya. Hindi nagkakaisang tibok ng ating mga puso. Ngunit isang ating layunin. Itangis natin ang aming kalungkutan. Kung ganyan ay bakit mo ko pinapayo na lisanin ang ating bayan? Sapagkat di tayo magkatulad, hindi kayo sinilang para magtiis. Sapagkat susumpain niyo ang bayang ito sa oras na itakwil ka nito. Sumpain ang bayan ay siyang pinakamalaking dagok ng kapalaran. Hindi ko nalalaman na ganyan pala ang pagtingin mo sa akin. Alam mo na wala akong hinanggan na hindi mabuti para sa ating bayan. Hindi ko kayo sinisisi. Subalit, alam ko na mahal niyo ang iyong bayan. Dahil sa pag-ibig, ligaya at kayamanan. Ngunit sa oras na ito'y mawala, tiyak na ito'y iyong malilimutan. Masakit sa damdamin ang iyong mga binibitawang salita. Mas ko lang imulat ang iyong mga mata, Ginoo. Sa ilalim ng tanglaw ng buwan, ay masaya ka.
dahil hindi mo alam ang tungkol sa mga inaapi. Tama ka. Bulag ako noon. Ngunit inalis na ng kasawian ang piring sa aking mga mata. At nakikita ko na ang kasuklang-suklang na kanser na kumangat-ngat sa ating lipunan. Namulat na ako. Ngayon ay alam ko na. Siya na ako. Tutuloy ako sa Espanya tulad ng payo mo. Paano pa't ako mananatili dito kung sa bilangguan ay mabubulok lamang ako? Hindi ko man gusto yun ay magpapatuloy ako nang hindi kakasama ko. Yes. Siya, Ginoong Krisostomo. Kaya mo bang ihatid ako sa bundok? Saan ka ligtas? Malaking utang na lubang ang tatanawin ko sa iyo. Nariyan ang mga guard civil! Huwag na sinda nila tayo! Marunong ka ba mamangka? Oo, bakit? May pag-asa kung hindi ako tatalon para iligaw sila. Laban tayo, pero duminto ka lang. Sayang lamang wala tayong armas. At babariling ibon lamang tayo sa kanila. Magkita tayo sa Noche Buena. Iligtas mo ang iyong sarili. Sa lalong malaking panganib. Sino ako? Hulaan mo. Ano ka bang bata ka? Ba't kanya ka nalang kumakatingin sa akin? Clarita, ano nangyayari sa'yo, ha? May dinaramdam ka ba? Halika, makupo ka rito. Hindi! Clarita, bakit mo ako ginaganito? Kung may bumabagabag sa'yo, sabihin mo ito sa iyong inaama at gagawin niya lahat ng ninanais mo. Hindi mo ba alam na ikaw ang pinakamamahal niya sa buong mundo? Totoo ba iyon? Itinatanong mo ba? Kung gayon, ay sirain mong makikipagkasundo ko at ipagtanggol mong aking ama. Hindi ko magagawa yan. Nailathala na ng mga hukom ang iyong kasal. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito sa Maynila? Ang tanging alam ko'y patay na ang aking lalaking minamahal. Huwag kang padalos-dalos. Huwag kang bulag sa para-paraan ng mundo. Siya ay makakasira sa iyo at ikaw ay makakasira sa iyong pamilya pag pinakasalan mo siya. Hindi kita maliligtas sa kasawian, Maria. Habang buhay siya, gagawin ko ang lahat. Magkukunwaring, tinalikuran ko siya at ipakasal sa iba. Alam kong makalalayas ako dito. Pagkatapos, lahat sana gagawin ko upang mabuhay. Kahit na paghintayin ako habang buhay, di mo ba maunawaan? Siya ang dahilan kung bakit gusto ko pa mabuhay. Pobreng bata, nagkakasala ka. Siya nawa. Ganun mo siya kamahal? Kung hindi niyo alam iyon, hindi niyo ako kilala. Paano niyo nagawang sirain siya? At paanong hindi? Siya ang balakid sa kaligtasan at kaligayan ng taong pinamamahal ko. Kung binibigay mo na lamang iyong pag-ibig sa isang Alperes o sa isang Escribano, lilim ko ng aking pag-isip. Kinamumuyan ko ang taong yan sapagkat isa siyang Kastila at mabubuhay kayo dito sa Pilipinas ng masaya at matatag at ang kinabukasan ng mga bata ay masisigurado. Pero papakasalan mong isang mayaman at edukadong mestizo, tiyak na habang buhay na pagdurusa. Paano niyo ito masasabi sa lalaking hindi niyo ninais makilala? Hindi ko siya kailangan makilala. At sa bansang ito, itinalaga siya nakaaway ng lahat ng otoridad, lalo na ng simbahan. Hindi siya makakaligtas tulad ng kuratsa sa palasyo ng Kapitan General. Paano ko matatanggap ang ganitong kapalaran mo? Nang malaman kong hindi kita mapipigilang mahalin siya, alam kong kailangan kong gumawa ng sapat na akbang agad. Alang-alang sa'yo, tanging ikaw lamang. Minakasan ko siya tulad ng pagwasa ko sa kanyang ama. Kung ganun, alang-alang sa akin at sa akin na lamang, ay winasak ninyo ako. Hindi ko matatanggap iyan. Ang pagmamahal mo sa kanya ay isang sakit na nakakarimarim sa mata ng Diyos. Malilimutan mo sa wimpalad na iyan. Gagaling ka, liligaya ka. Sa harap ng Diyos, ako nanagot. Anong karapatan mong ipailalim ako sa inyong kapangyarihan? Ikaw ba ang ama ko? Kayo ba ang ama ko? Huwag! Nagmamakaawa ako! Sinabi ninyong minamahal niyo ako. Naniniwala ako. Tulungan niyo ako. Kahit anong hilingin mo? Gusto kong maging mongha.
Hindi mo tanong sa iyong hiniling. Mas gugustuhin ko pang maghirap kesa ipasok ka sa kumbento. Maging mungha ako? O isang bangkay? Salamat, Padre. Sandali! Nay! Nay! Nagal kay Nay! Hindi ka ang anak ko! Bitawan mo ako! Nako! Baka nakauwi na sila! Sigurado akong gutom na gutom ang mga yun! Bitaw! Sabi! Alis! Tumigil kay Nay! Bitaw! Sino ka? Hindi ka ang anak ko! Bitawan mo ako! Gustong-gusto ko na makita ang mga anak ko! Crispin! Basilio! Nasaan na kayo, mga anak ko? Crispin! Basilio! Ay, hindi mo na ba mo nakikilala? Kamukha mo nga ang anak mo si Basilio. Gusto mo ba? Ikaw na lang ang anak ko? Mahal na mahal kita, Inay. Mahal na mahal din kita, Basilio. Pati ang kapatid mo si Basilio, anak! Anong nangyari sa'yo? Gumising!